Please open your Bibles with me sa Book of James. At sa ating pong pagpapatuloy ng pag-aaral sa libro na ito. James chapter 4, ang babasahin lang po natin beginning verse 13 hanggang 17 o sa katapusan ng chapter 4. James 4, beginning verse 13, it says, "Come now, who you say, today or tomorrow we will go into such and such town and spend a year there and trade and make a profit. Yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogance. All such boasting is evil. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin." Tayo po ay humingi ng tulong sa Panginoon. Let's pray. O aming Panginoong Diyos, tunay na Ikaw ang aming masasandigan sa aming buhay, Panginoon, Ikaw ang aming pag-asa. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli na ipinagkaloob niyo sa amin. At with expectation, Lord, we pray that you would powerfully work in our midst, that you would use your words to convict us, to train us, to teach us, even correct us. Train us, Lord, sa aming train us in righteousness. Be with us, Father. Bigyan niyo po kami ng kalakasan. We don't want, Lord, to just hear your words and nothing happens after this. But we want, Lord, to hear your word. Sink it, Lord, sa aming mga puso. At maging rich, Panginoon, ang inyong mga salita sa aming mga puso. That we would hide your words upon the tablets of our hearts so that we will not sin against you and we would walk in godliness, in holiness sa buhay na ito. Help us, Father, all these things we ask from you in Jesus' name. Sa ating pag-aaral ng Book of James, nakita natin kung gaano ka-intensely practical ang mga aral na ibinigay ni James. He dealt with the problems sa buhay ng mga mananampalataya na kinakailangan nating bigyan ng malaking atensyon sa ating buhay. In just last week na ating pag-aaral, very practical, we have seen how James dealt with the problem na nakita niya sa mga believers na kanyang sinulatan. And that is the sin of slandering one another and judging others wrongly. And here in our passage today ay muling tutukuyin ni James ang isang problema na nakita niya sa kanyang mga sinulatan. And that is in the area ng kanilang pagpaplano sa buhay. Now, I am not advocating, no, even James was not advocating na huwag na tayong gumawa ng plano sa buhay. In fact, habang hinahanda ko ang message na ito, I was planning to make it na dalawang message, I decided na isa na lang. So there's nothing wrong sa pagpaplano, but what's the problem ang dinideal dito ni James? He's dealing with the people na being presumptuous in making plans. Meaning, mga taong gumagawa ng plano sa buhay without any reference to God. Gumagawa sila ng plano sa buhay and they are very assured na this and that will be the outcome ng kanilang plano. Just like the people in our days who have big plans sa kanilang buhay, very sophisticated yung details ng kanilang plans.
At sigurado sila na ganito ang kalalabasan ng kanilang plano without giving attention sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Something that is done. This is something not being done constantly in our days. At ito yung ina-address sa atin ni James. The arrogant boasting of making future plans without regarding the will of God. And there are two headings that we will consider pagdating sa paggawa ng plano. And that is very simple, the wrong attitude and the right attitude in making plans. The wrong attitude, which is being presumptuous in making plans, and its dangers na makikita natin dyan. And secondly, the right attitude, and that is dependence upon God's will. So first of all, yung wrong attitude, being presumptuous in making plans at its dangers, no? Ano ang nangyayari at panganib kung tayo ay being presumptuous, may kayabangan sa ating paggawa ng plano? First, ito ay nagdudulot ng disregarding ng dependence upon God. Sinabi sa verse 13, "Come now, who you say, today or tomorrow we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit." So here James addressed some individuals na nagpaplano, nagdidesisyon para sa kanilang business o pinagkakakitaan, and he gets their attention by saying, "Come now." Ito ay isang imperative, inuutusan ni James sa mga taong ito na makinig sa kanya. It could be translated as, "Listen to me now." Makinig kayo sa akin. He called them forcefully, and it is kind of rebuke. "You who say," kayo na nagsasabing, yung salita na yan ay nagpapakita sa atin na yung susunod na babanggitin ni James ay pattern ng kanilang buhay na kanyang ina-address. So ito ang kanilang characteristic na naalaman ni James na lumalabas sa kanilang bibig. And what is that? Binabaliwala nila ang kalooban ng Diyos sa kanilang pagpaplano, sa kanilang mga desisyon at gagawin sa buhay. Sinabi nila, "Today or tomorrow, we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit." Now, what's wrong with these statements? Why James condemned this kind of attitude? Again, hindi dito kinokondena ni James ang pagkakaroon ng plano sa buhay. Wala namang masama sa pagpaplano, even yung kumita ng pera sa tamang paraan, lalo na kung meron ka talagang pinapatakbong mga proyekto o iyong pinagkakakitaan, katulad ng ina-address dito ni James na mga merchants, mga businessmen. Hindi natin sila masisisi dahil ito yung nature ng kanilang trabaho. Kailangan nilang pumunta sa iba't ibang lugar para kumita. This is part of their lives, moving on and doing business. Perhaps some of you here can relate to that. Ba? Kailangan nyong pumunta sa ibang lugar and stay there for a while, or to promote yung product ng inyong business o ng inyong kumpanya and make a profit. There's nothing wrong with that. But what's wrong with the attitude ng mga taong ina-address dito ni James? And here's their problem. They live their lives, they made plans, they made decisions as though their whole lives were entirely in their own hands, and they left God out. Diba? Kung titignan nyo dyan, look at the language na kanilang sinabi, puro we. We will go. We will spend a year. We will make a business. We will make a profit. So,
ang makikita natin problem here ay not much on the what they said, but on what they didn't say. There's no mention of depending upon sa kalooban ng Diyos. There's no mention of God in all their planning. They exclude God in their agenda and decision. Hindi nila binabanggit, di ba? Oh, I will go to that place para mag-stay ako doon and make a profit for the glory of God. They didn't say that. Oh, I will go there not just for my sake, not just for my own comfort, but for the sake of the gospel and for me to have an opportunity to make Christ known. They didn't say that. They don't include God and His will sa kanilang plano sa buhay. And these people live as if God does not exist. At ito ang kinokondena ni James dito. Gumagawa sila ng mga hakbang sa buhay, ng plano, ng walang pagsangguni sa Panginoon at sa kanyang kalooban. Hindi natin makikita even ang pananalangin sa Diyos, pagpapakita ng pagdedepende nila sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ng isang commentary, they express an arrogant self-confidence. Glibly, or pag sinabi pong glibly, lack of careful thought, hindi pinag-iisipang mabuti, glibly assuming the execution of their plans is totally in their hands. There's no mention of dependence on God or uncertainty of life. So ito yung complaint na James against them. They make plans for the future without seeking the will of God. They do such planning without asking God's will and His guidance. They leave God out of the picture sa kanilang plano sa buhay. Or perhaps, you believe in God, they believe in God, pero pagdating sa plano at desisyon mo sa buhay, hindi mo sinasama ang kalooban ng Diyos. Making future plans without God, at sobrang assured ka na yung plinano mo, yun ang mangyayari. And James said, yan ay kayabangan. That's arrogance. Kung pinapatakbo mo ang iyong buhay, you make plans para sa hinaharap, at sa iyong pagpaplano, sobrang sigurado ka kung ano ang magiging outcome ng iyong gagawin, as if you knew everything. You plan as if you were all-knowing and all-powerful. That's arrogant self-confidence. That's presumption. Just like, di ba, you would be like the rich fool sa parable ni Jesus in Luke 12. Kung saan, ang dami niyang resources, sagana siya sa ani, at noong wala nang mapaglagyan ang kanyang ani, gumawa siya ng panibagong lalagyan nito. At sinabi niya sa kanyang sarili, ang dami ko pang resources, aabutin pa to ng maraming taon. Diba? Kung sa atin pa, madami pang laman ng bangko ko, ang dami kong investments, may stable source of income ako, and I will say to my soul, kakain na lang ako, relax, at magpapakasaya. Ngunit sabi ng Panginoon sa kanya, foolish! This night your soul is required of you, and the things you have prepared, whose will they be? What's wrong with the statement of the rich fool? Like what James told us, making plans without God, and you are certain of your plans as if ikaw ang may hawak ng iyong buhay. Ikaw ang may hawak ng iyong hinaharap. No dependence to God, no acknowledgement of God's sovereignty. Rather we say, kung ganito
ang takbo ng ating pag-iisip as if we are saying na tayo ang may control sa ating buhay ng ating hinaharap. That's foolishness. That's pride because you don't even know ano mangyayari sa'yo even next 2 hours. You don't know even ano mangyayari sa iyong buhay for the next 2 hours. One writer says, a man or a woman is a fool who does not plan for contingency related to God. So the challenge for us, don't leave God out in your plans. Rather, seek His will and guidance in making your future plans and completely depend upon Him. Ano man ang pinaplano mo ngayon sa hinaharap, sa trabaho man yan, making a business, sa iyong pag-aaral, paghahanap ng trabaho, pagpaplano ng iyong retirement, pagpaplano saan ka titira, etc. Seek the will of God through His words and completely depend on Him sa kalooban niya sa iyong buhay. Eh, ang mahirap sa iba, meron na silang plano, nakalatag na yung kanilang gagawin at determined na silang gawin yon, saka palang hihingi ng parang prayer request o magdepende sa kalooban ng Diyos. At kung medyo umaayon yung sirkumstansya nila sa buhay, iniisip nila, ito na talaga yung kalooban ng Diyos, tumutugma sa mga pinaplano ko. That's not seeking the will of God. It's actually bending God's will to your will. Instead na you look at the Word of God, you study the Word of God, dahil dyan mo makikita ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay and whatever plans you have. Dahil alam mo ang sinasabi ng salita ng Diyos, you make a decisions, you make plans na alam mong magpapalapit dapat sa iyo sa Diyos. Hindi yung ito gagawin ko, ito plano ko, bahala na ang Diyos, o sa iyong kayabangan, very sure ka na yung plano mo talaga ay mangyayari. Parang isang couple na nagsabi sa kanilang pastor, no? Plano nila pumunta sa ibang bansa. Hindi ito sa church natin, ha? At doon sila manirahan. Tinanong sila ng pastor, meron bang church doon na sound ang pagtuturo? Ang sabi lang nila, siguro meron naman. No, pero ang priority namin, magkaroon ng comfortable life. At sigurado kami na pag pumunta kami sa bansa na yon, yun yung mangyayari. Pumunta nga sila doon, ang naging resulta, ang gulo ng family nila. Hindi na sila umattend ng church dahil walang malapit na church sa bago nilang tinirahan. Nagtanong pa nga, meron bang, sana merong Reformed Baptist daw doon. Ba't doon ka pumunta? You see, our planning might lead to ultimate failure and tragedy if we leave out God. At ang ibinibigay niyang mga gabay sa atin sa kanyang salita. At isang kayabangan to make plans without seeking God and complete dependence upon Him and His will. So anong plano mo sa buhay? Make sure you depend upon God in every step of the way. Ang salita niya ang iyong gabay. Ang iyong concern ay dapat ang iyong concern ay lalong mapalapit sa Panginoon sa bawat plano mo sa buhay. Or else, if you rely on your own as if ikaw ang may hawak ng mangyayari sa iyong buhay, you will be guilty of arrogant self-confidence which God opposes. Moreover, hindi lamang they disregard ang kalooban ng Diyos in making these presumptuous plans, but they ignore the frailty or limitations of man. Ito yung isa pang maling attitude nila.
ignoring the frailty of man. Verse 14. Yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Here James set before us ang kahangalan ng arrogant presumption of our future plans. Ang kahangalan ng pagkakaroon ng plano na talagang siguradong-sigurado tayo na mangyayari. And James brings to his readers the frailty of man. Una niyang sinabi that life is frail, yet you do not know what tomorrow will bring. Hindi natin alam ang mangyayari sa kinabukasan. We don't even know what will happen to us for the next few hours. And these merchants na ina-address ni James were arrogantly assuming that they still have tomorrow. That their plans will be successful and flourish. Ina-assume na nila na lahat ng ito ay mangyayari sa hinaharap. They have this self-confidence sa kanilang sarili na lahat ng kanilang plinano will happen. Sabi nga ni Spurgeon, meron lamang daw dalawang bagay na talagang mapanghahawakan natin na sigurado tayo in the future. Una, God knows. Alam ng Diyos ang mangyayari. At yung pangalawa, we do not know what will happen. Hindi natin alam ang mangyayari sa atin kinabukasan. We don't know the future. Hindi natin alam kung makikita pa natin ang bawat isa next Sunday. Hindi naman, wag niyo pangunahan, hindi naman siguro namatay, pero baka pumunta lang sa ibang lugar. We don't know what will happen to us tomorrow. Diba, ito nga lang balita last week. What happened to Israel? Isang araw, at least 260 people died in just one day, young and old, nung umatake yung Hamas sa festival in Israel. Hindi nila alam na yun na pala ang katapusan ng kanilang buhay. Hindi nila alam ng kanilang mga relatives at kaibigan na yun na pala ang huli nilang pagkikita sa taong yun. Just last week, nabasa ko sa balita, anak ng isang artista, 20 years old, a young girl. Kala nila may matinding asthma lang yung bata, yung pala may matinding sakit sa lungs at heart problem. She collapsed and died. And so, isang kamangmangan na magplano tayo at ina-assume na natin na yung pinaplano natin, yun ang mangyayari. Arrogantly na sigurado na tayo, we have planned and determined to do ay siyang mangyayari. But also, James shows to us na hindi lamang life is frail, but also life is short. Sabi niya, what is your life? You know, anong klaseng buhay meron ka? Maybe that's your question right now. What kind of life I have? Sagot ni James, for you are a mist that appears for a little time and then vanishes. James compare ang ating buhay sa isang hamog, a mist. Nariyan ang amog, nagpakita saglit, and then vanishes. Mabilis naglaho. Life is like a fog. It will quickly vanish. It is frail and lacks durability. Sinabi ni Hosea sa Hosea 13:3, ano ang buhay ng isang tao? They shall be like the morning mist. Or like the dew that goes early away, like the chaff that swirls from the threshing floor, or like a smoke from a window. Psalm 39 verse 6, surely a man goes about
as a shadow. Surely for nothing they are in turmoil. Man heaps up wealth and does know who will gather. Ang buhay ng isang tao ay parang anino lamang, nariyan at mabilis mawala. At pag namatay ka, yung yaman mo, achievements mo, resources mo, hindi mo alam kung kanino mapupunta. Sinasabi niya, iba, hindi, sa anak ko mapupunta. You don't know. Baka yung biyanan, yung kumuha. Ang buhay ng isang tao ay parang anino lamang. Si Moses, who even lived 120 years, he said in Psalm 90, verse 10, the years of our life are 70, or even the reason of strength, 80. Yet their span is but toil and trouble. They are soon gone and fly away. 120 years, and yet he said, my life is short. Nabuhay ka, perhaps masasabi mong naging maayos ang pamumuhay mo. You achieve many things sa iyong buhay. But one day, everything will be gone. Everything will be gone, even your very own life. And so, isang kamangmangan ang gantong presumptuous plans because life is frail. Hindi natin alam ang kinabukasan. Life is like a vapor. It will soon be gone. And so, it is foolish na you plan out your life. Meron kang big plans in your life and you already sort out that this and that will going to happen in the future. But ignoring the will of God, sinasabi ni James, how ridiculous your plan is. As if you knew the future. Nagpaplano ka as if you were eternal. Nagpaplano ka as if ikaw ay all-knowing and all-powerful. That's ridiculous because you are ignorant of tomorrow and your life is frail. Don't be presumptuous about the future. And it's okay. You know what? It's okay na hindi natin alam ang hinaharap and that we cannot control the future. You know why? Dahil kung alam natin ang mangyayari sa hinaharap, assured na tayo sa hinaharap, tulad ng ina-address dito ni James, we will no longer depend on God. We will no longer commit our ways to God. It is for our benefit na hindi tayo bigyan ng kakayanan ng Diyos to control the future and know the future. Diba? Kung alam ko na ang makakapag-asawa ako sa future, hindi na ako magpe-pray. O kayo, hindi na rin kayo mag-pray para sa akin kung alam nyo na yun. Diba? Hindi na exciting. At malamang, hindi nyo na din pag-pray or kung alam nyo na at assured na kayo, for example, dadami tayo sa church, hindi na tayo magdedepende sa Panginoon. At mananalangin at maging masigasig sa pangangaral ng Ebanghelyo. Or kung masama naman yung mangyayari sa atin, di ba? Alam mo nang mangyayaring masama sa'yo in the future, habang tumatagal ang panahon, pabigat ng pabigat ang damdamin mo. You are so worried. Or kung may kasiguradahan ka na sa future na yayaman ka, magiging successful ka, you know ahead, in this time, I'll be prosperous. Maaari yung buhay natin, nakatali na lang doon. Diba? Iniisip mo na ano bibilin mo sa pera mo, saan mo gagastusin. Sabi nga ni Spurgeon, if then we could know all the pleasurable events that may happen to us, we might become more worldly and more earthbound than we are.
or sa kabilang banda, assured ka na, alam mo na yung merong gantong masamang mangyayari sa iyo or sa mahal mo sa buhay, maaaring tumindi yung bigat ng ating puso. Again, sabi ni Spurgeon, dark days may be near at hand for some of us, but we do not perceive them. Let us be thankful that we do not for we might multiply our afflictions by foresight of them, and the prospect of evil to come might cast a gloom over pleasure near at hand. You see, it is for our benefit that we do not know what the future will bring. To humble us, to fully depend on God who controls our future. That we should trust in the Lord with all our hearts and do not lean on our own understanding. In all our ways, we acknowledge Him. Let us be thankful that we don't know the future upang magpatuloy tayong nagtitiwala sa ating Panginoon who is sovereign in all things. Moreover, hindi lamang sa kanilang presumptuous plans they regard depending upon God and ignoring the frailty of man. But also, they arrogantly forsake the will of God or defying the will of God. Verse 16, it says, as it is, you boast in your arrogance, all such boasting is evil. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. So here we see, na yung ina-address ni James, boasting in arrogance, the word boasting, it means they glory, pinagmamalaki nila ang kanilang ginagawang kayabangan. Literally, pinagsisigawan nila ang kanilang kayabangan. These merchants na tulad ng nakita natin, hindi sila nagdedepende sa Panginoon, sa kanilang plano, sa buhay. Hindi sila nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Instead, they relied on their own insights and now they boast about their planning, about the future. Yung salitang arrogance, it means characterized by presumption in word or action, empty presumption which trusts in the stability of earthly things. Sabi ng isang commentary, it was sometimes used, yung salita daw na yon, sometimes used to describe charlatans who traveled around selling phony goods. Taken together, the two words picture someone bragging pretentiously about something he doesn't have and can't obtain. Ba yung parang mga tao nagtitinda ng gamot na peke, sinasabi nila, bilhin mo na to. Bilhin mo to, sigurado gagaling ka. Walang duda. Epektibo. Effective sa akin nung ginamit ko, pero nagpe-pretend lang siya na effective. Hindi niya nga alam kung effective talaga. Pero sigurado siya sa sarili niya nagagana. Parang ganoon yung pagyayabang ng mga taong ito na kinakausap ni James. Pinagmamalaki nila, sigurado effective yung plano ko. Kakalkulado ko na ito. We will go into such and such town and spend a year there and trade and make a profit. Ma-accomplish ko to kahit hindi pa nangyayari o wala pa siyang natatanggap. Sinasabi ni James, yung ganyang pagpaplano at attitude ay kayabangan and it is evil in the sight of God. That's defying the will of God na dapat nagdedepende ka lang sa kalooban ng Diyos. At hindi mo pinangungunahan ang mangyayari sa iyong mga plano o nagmamalaki ka na magagawa mo talaga ang mga plano mo kasi may kakayanan ka, matalino ka, kalkulado mo ang lahat ng bagay.
Brethren, we need to be careful because we may fall into that kind of attitude. That is actually a practical atheism. And we may fall into that. Now we proudly think, ito yung napagdesisyonan kong gagawin, next year ito gagawin ko, at walang makakapigil sa akin. I am sure, magtatagumpay ako on this, kasi nagtitiwala ako sa kakayanan ko. Parang yung sikat na quote, di ba? I am the master of my faith. I am the captain of my soul. James says, that's boasting is evil. That's defiance sa kalooban ng Diyos, sa mga plano mo sa buhay. You know what? Yung salitang wicked, it's use of Satan. And as one writer said, when you exalt your will, when you exalt your will over God's will, then you are like Satan. Ginagawa mo yung ginagawa ni Satan. You sought to replace God. Who, si Satan who sought to replace God and said, I will be like God. Ito yung nais kong gawin, walang makakapigil sa akin. Defying God and His will. Ang ending, siya ay bumagsak at naparusahan. How true the words of the Proverbs, di ba? Pride goes before destruction. And the haughty spirit before fall. To arrogantly brag about your plans and accomplishment without considering God's will, being assured of your plans and its outcome without considering God, James makes it clearer it is sin against God. But James, but in verse 17, mas binigyan niya pa ng diin. Parang first glance, no, parang wala siyang connection sa pinag-uusapan. Kasi sinabi niya, so, or therefore, whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. So here's a man na alam niya ang dapat gawin, alam niya ang kalooban ng Diyos. In this case, ang kalooban ng Diyos sa lahat ng ating plano ay to take the Lord into consideration sa lahat ng ating planning, magdepende tayo sa Kanya, seeking His will through His words in all our planning. Alam mo ang kalooban ng Diyos, may knowledge ka about Him and His will, pero hindi mo ginagawa, you refuse to do it, James makes it clear it is sin. Alam mo yung dapat gawin, pero hindi mo ginawa, it is a sin of omission. Not doing what you ought to do. And this verse applies to all areas ng ating buhay bilang mga believers. Hindi lamang ito applicable sa paggawa natin ng plano sa buhay. Ang nakakalungkot nga ay hindi ito masyadong napagdidiinan sa buhay ng isang believer. Madalas nakapokus tayo sa anong hindi ko dapat gawin o labagin sa utos ng Diyos. We tend to focus on sins where we have violated some direct command of God. Concern lang tayo sa mga bagay na hindi natin dapat gawin o yung sin of commission, which is tama naman. But, dito sinasabi ni James, kasalanan din na alam mo yung dapat gawin pero hindi mo ginawa. Alam mo yung kalooban ng Diyos pero hindi mo ginawa. You know your present duties at hindi mo ito ginawa, that's also a sin. Halimbawa, ang kalooban ng Diyos, love your brethren. Direct command yan ng Diyos. We violate that command kung merong kang galit sa Kanya, right? Or may puot ka sa iyong kapatid.
But we violate that command also kung ini-ignore mo lang siya and you live a selfish life. Wala kang nanggalit sa kanya, but you ignore to help him or her sa kanyang pangangailangan. You live selfishly at wala kang concern sa kanya. That's also a violation of that command. The will of God is your sanctification, Paul said. We violate that command kung nag-involve ka sa sexual immorality, adultery, and pornography, but also you violate that command kung paisi-isi ka lang sa iyong Christian life. Hindi mo ginagamit yung mga kaparaanan ng biyaya para lumago sa purity, sa godliness. You are being idle. Hindi mo ina-avail yung means of grace para lumago ka sa iyong spiritual life. You are not only commanded to put off your old self, sabi ni Paul, but you are also to put on something in your life. You pursue holiness for which is, kung walang holiness, no one will see the Lord. Sa may mga asawa dito, ang kalooban ng Diyos sa inyo, to love your wives as Christ loved the church. You cherish her and nourishes her. You violate that command kung mangaliwa kayo. Maging unfaithful kayo sa inyong asawa. But also you violate that command if you just ignore her sa loob ng bahay. Hindi mo siya tinutulungan na lumago sa salita ng Diyos. You don't do your present duties to her. Your responsibility bilang head of the family. Hindi ka nga nagiging unfaithful sa iyong asawa, sa pangangaliwa, but you know ano ang sinasabi ng Diyos patungkol sa iyong relationship sa iyong asawa. You know it, but you refuse to do it. That's a violation also ng command ng Diyos. Sa ating church, ang kalooban ng Diyos that we honor the Lord's Day. You violate that command kung parati kang absent sa araw ng Linggo ng walang dahilan, ayaw mo yung mag-join sa pagsamba na inuutos ng Panginoon, but you also violate thus kung pumupunta ka nga sa panambahan pero wala naman dito ang diwa mo. You're here, yes. You're here just to meet your friends and not to worship God and to hear His words. You worship God with your mouth and honor God with your lips. You sing hymns and praises to Him. You are present here, but your heart is far away from Him, from God. You are dull of hearing the Word of God. Do you think God is just pleased na present lang tayo dito? And our hearts are not really into worship God? Para sa'yo, wala itong pinagkaiba sa mga okasyon na iyong pinupuntahan. That's also a violation of God to honor Him on the Lord's Day. And for you, my friends, ang kalooban sa inyo ng Diyos ay kayo ay magsisi ng iyong kasalanan at magtiwala kay Jesus para maligtas. Ang kalooban ng Diyos to save sinners. You cannot take comfort by saying, well, hindi ka naman lumalabag sa mga utos ng Diyos, sa Ten Commandments. You cannot take comfort to say that. You cannot take comfort to say
na hindi naman ako nagnakaw, hindi naman ako pumapatay ng tao, hindi ako nangangalunya, etc. But it is also sin kung alam mo ang kalooban ng Diyos that you need to trust Christ for salvation and you refuse to believe in Him. Ikaw ay nagkasala sa Panginoon. Kalooban ng Diyos na ang makasalanan maligtas. Kung ikaw ay hindi pa nagtitiwala kay Jesus, you're always hearing the Word of God. Kung ikaw ay hindi nagtitiwala sa Kanya, you are disobedient to God. You are rebelling against God's will. Or perhaps some of you here ay being presumptuous sa inyong buhay. Sinasabi niyo sa inyong sarili, well, I am still young. Bata pa naman ako, tsaka na ako magtitiwala kay Jesus. Marami pa akong ambition sa buhay. You have presumptuous plans sa iyong buhay that in this age or that time, ito ang magiging takbo ng buhay mo. At nakikita mo na ang pagiging Christians ay at pagtitiwala kay Jesus ay magiging sagabal sa mga plano mo na yan. And you still reject Christ and the salvation na kanyang pinagkakaloob, thinking you have another day. Na marami ka pang time para pag-isipan na magtiwala kay Jesus. My friends, you don't know what tomorrow may bring. Your life is like a vapor. Maikli lamang ang buhay. At hindi mo alam kung kailan ang inyong kamatayan. I'm not trying to manipulate you or parang nananakot ako. I'm just stating a fact. People die every day. And you don't have any clue kung kailan ang sayo. Kung kailan ang iyong kamatayan. It is appointed for man to die once, and after comes judgment. Ngayon na ang panahon para magtiwala kay Jesus at maligtas. Hindi after ng iyong kamatayan, for there's no chance to repent after death. There's no chance to believe in Christ for salvation after death. Today is the day of salvation. Believe in Christ. For your salvation, ang kalooban ng Diyos, manampalataya ka kay Jesus at maligtas. Don't refuse it. Don't ignore it. Dahil to refuse that call of God is rebelling against Him. Nawa ngayon na ang araw na lumapit ka kay Jesus para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. And for us believers, nawa, maging paalala din sa atin to na, yes, life is short. Life is short. And let's do something that will matter in eternity. We don't know what tomorrow may bring. I have this plaque in my room. Nilagay ko siya doon to remind myself, and it was a quote from C.T. Studd. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. To use the word of David Brainerd, let us not loiter the heavenly journey. Don't waste time sa mga bagay that will not matter in eternity. But then lastly and quickly, anong dapat nating attitude in making plans? That is dependence upon God's will. Verse 15, it said, instead you ought to say, if the Lord wills,
we will live and do this or that. In other words, instead of arrogant presumption, consider the will of God in all things. Depend upon God in all your plans. Just like what Matthew Henry said, we must preserve a constant regard and pay the utmost deference or respect to the disposals of divine providence. Instead na magyabang tayo na parabang siguradong mangyayari ang lahat ng ating plinano at kayang-kaya natin ito sa ating sarili, we ought to always say, if the Lord wills, if the Sovereign One wills, dahil lahat ng ating buhay, every movement, our circumstances ay nakadepende sa kalooban ng Diyos. I love what John MacArthur said. Sinabi niya, all subjects of life fall under His will. All people in life fall under His control. All events in life fall into His calendar. All circumstances fit somewhere in His plan. So as believers, we should be marked by a sort of constant commitment to the contingency of the will of God. No matter what we have planned, no matter what we pray, no matter what we set out to accomplish, always with the flexibility that says, if the Lord desires, that's how we live. That's how we live, brethren. Kung loobin ng Diyos, I will do this or that. Consider God in all your plans. Let God be the center of your plans. Mamuhay tayo, magplano tayo nang may pagkilala na ang kalooban ng Diyos ang siyang masusunod. We need to continually be aware ng ating dependence on God and His sovereign will in every aspect ng ating buhay. And so we say, pag nagsabi tayo ng ating plano, ng ating gagawin sa future, we say, kung loobin ng Panginoon, but kung hindi mo man sabihin ito, or hindi mo ito naririnig sa ibang believer, we should not think immediately na hindi sila nagdedepende sa providence ng Diyos. Hindi naman ito binigay ni James na parang gawin nating mantra, na para bang every sentence na lang sabihin natin, Lord willing, Lord willing. But sometimes we should say, kung loobin ng Diyos, I will go to that place. I will do this and thus. But even kung hindi natin ito sabihin, we should think, conscious tayo that our entire lives ay nakadepende sa Panginoon. Many are the plans in the mind of man, but it is the purpose of God will stand. You can make plans, but consider God's will in all your planning. Ito ang marapat na attitude natin pagdating sa pagpaplano sa buhay. You need to be conscious continually of your frailty and finiteness and depend on God and His will, His purpose in every aspect of your life. But here again, James gives us the test of true faith. Ang tunay na mananampalataya ay patuloy na nagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Do you desire to do the will of God? Do you desire to be pleased, to please God in all of your planning? Do you want to do the will of God in your planning, in every aspect of your life? Do you desire
to do His will? If yes, ang sagot mo, that's a mark of a transformed life. Desiring the will of God, doing the will of God. But when you look at your life, at hindi mo nakikita ang hangarin na sundin ang kalooban ng Diyos at ang kanyang kalooban na makikita sa kanyang salita. Instead, your will ang gusto mong masunod instead na sa Diyos. You are defying the will of God. You are ignoring the will of God. And that's the mark of a godless and boastful heart. And may you repent of your rebellion and believe to Christ for the forgiveness of your sins. Tayo ay manalangin. O aming dakilang Diyos, salamat po sa pagpaparemind niyo sa amin patungkol sa mga plano na aming ginagawa sa buhay, sa aming mga decisions na gagawin in the future. We can honestly say, Lord, we are forgetful of these things. And even as, Lord, na mananampalataya na ay mahari pa rin mahulog sa gantong attitude na dahil we have these plans and already sort out that this and that will happen, we are assured of ourselves that it will go well, not depending upon you, not conscious, Panginoon, ng inyong sovereignty and our frailty. O Lord, forgive us for the words that we said na hindi namin kunoconsider ang inyong providensya, ang inyong kalooban na hayag sa inyong mga salita. O Lord, teach us more about this, about depending upon on you alone, Panginoon, sa mga pinagpaplano namin sa buhay. Salamat po, Diyos, that we also can take comfort that you holds everything. Even our future, O God, is safe in you. Nagpapasalamat po kami that it is only by grace that we have that. Salamat po, Panginoon, for reminding us that life is short. It's soon be gone. One day we will be gone on this earth. And no one will remember us. But we are safe in the hands of our God. Salamat po, Panginoon. These things we pray in Jesus' name.